Hey everyone, and for today's video, ipapakita ko sa inyo ang project ng aming group, si Brian ni Benny, sa SQL CC105 na ipapasa namin kay Ma'am Tihan. So, let's go. Start po natin by opening our sum. Natin yung control. Naka-open na po siya kanina. And yun po, okay na po siya. Wala. Then, open po natin yung program, which is IDE natin. Open po natin yung so, ipapakita ko po yung code habang napakita ko rin po yung so, as you can see, meron po tayong loading system, loading page na mag-redirect after na ito sa ating login system. So, ito po ang ating login system na ginawa po namin. So, as you can see, pwede po yung mag-login as user, as admin, and hindi po kayo mag-type na username, password, PC password, tapos login. And kung wala po kayo nga kung dito po mag-register, pakita ko sa inyo yung login form register form. So as you can see, meron na po tayong apat na user na ay ito po pang-apat na user pag nag-register po. Okay. So, register po tayo ng user. So, ito ay demo account lang naman po. So, ilalagay lang po natin ay demo. Yung address niya po ay siguro pwede na lang kasi nagigit naman yung mga ito and password niya is 234 na lang yung system mo. So, check po natin kung magre-register ba? Yun, okay na po siya mag-register. So, palito naman po sa inyo yung code na ginamit. So, ang connection po namin is from MySQL database driver. And ang ito po ang link na ginamit po namin is login na root. Ito po yung database po namin which is named as login. Then, ito po yung ginawa po namin para makita natin yung so, ayun po. Then, yan. I-select max ID sa users, which is user ID. Then, after that, i-set niya yung max user ID is 1. Pag meron na pong laman, then iba plus plus niya lang. Dito naman po, i-get niya, put niya po yung mga text na nilagay natin, which is yung ating mga inputs data of the user. Then, i-insert niya naman po yun sa ating database, which is yung database natin. I
Yorot. B. Dan biasa nanti yang lagi news. Not knowing tables. So, tables. Then, news natin yung then po siya lang natin sa use select manager. So, as you can see, nakita na po natin na nag-ano po yung demo dito. Nag-appear na po yung nilagay natin yung demo. Which is it. Then, after po natin na nag-register na po, ilalagay na po naman yung langit siya. Ito lang po natin itong pinagyan sa ilalim pinagyan. Tapos, select po natin yung user. Pero i-try po muna natin kung pag nilagin po natin siya as admin. Demo. 1, 2, 3, 4. Then, makikita po natin na mag-error po siya, which is username or password do not match. Please try again. Kasi nga, user nga po yung new type. Then, ay, pagpatuloy na natin, ilagay po natin sa user. Pag nilagin po natin yun, ito na welcome message, welcome to demo user. So, ito po yung sa, ano niya, sa database pa. Then, i-close po natin yan. Ito po natin. Add-in forms kasi para madala. Ilagyan po natin yung admin account na John. John. So, welcome, John. So, as you can see, dito naman po ay makikita natin yung button na register, supply manager, and account inputs. So, alam na po natin yung sa yung input sa register. Punta na po natin ang database, account database. So, as you can see, dito po nag-appear yung kung ang ilan number yung user na nakalagay, which is number 4, si demo, demo, then number 1 is ako. Sean. So, makikita rin natin yun yung admin accounts. Which is... Well, ay, number 2 is Jeremiah Curias. Number 3 is John. So, hindi ko natin muna natin yung question. Papalit ako sa inyo po. Then, yun po. Dito po natin makikita ang ating ito po yung connector namin. Yun po yung ginamit namin. Ito rin po yung ginamit namin. Class or name. Then, ito pa. NoSQL.gdbc.5. Yun nga po, ang database namin. Name is admin. Then, after that, makita na natin yung nangyari. Pag ang kinol niya po is ay ang pinagawa niya po ang statement is select from users where new type is admin. Dito na po yung sa load admin. Yan. Yung load admin po is ito po yung ginagawa niya dito sa table. And yung next po is ito na po select from users where you type is user. Yan, makikita po natin yung ginagawa nyo. Ito. Ito naman po yung sa U-type action, which is yung combo box. Then, yung pag if, pag unselected po ay user, ilo-load niya po yung user, which is ito. Ito natin ha. Load niya yung user. Yung, load natin yung video po yung user. Ito, load nyo lang po yung admin part.
siya. At hindi siya using. See? Back. So, back. So, as you can see, meron na po tayong 5 na products na holiday and mag-add po tayo dyan. Ito lang po natin yung domain na pinagpunan dyan. Here, and maglagay na po tayo ng name, mga milk. Milk. 50. From Alaska. 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 And i-add po natin siya. I-add po natin siya sa database po natin. But yun, nandito na po siya. And papakita ko naman po sa inyo yung supply manager. Yeah, ito po yung ano, ganyan rin po yung nangyayari. Nilagyan po namin ang connector to ID like dun sa register form natin and load room like dun sa ating database which is nag-load sa kanya. Dito na po nangyayari yung una, statement. I-update niya po yun pag in-edit yung buo, take both, update, date, product, send name, quantity. Kunagin ha. Date. Ganyan siyang iPhone 1. Ang 20 lang. Tapos hindi na po Apple Inc. Siguro galing na siya sa Silicon Valley na PI, yun pa rin Apple Incorporated USA update natin. Product is ed. Product ed. Tapos uli eh. After po yan, di ba, naka-iPhone 14 pa po siya dito. Yan. Pag in-okay po natin, update. Tapos i-lay rin po natin dito. As you can see, iPhone 14 na po siya. In-update pag sinelect po natin yung products. iPhone 14 po max na po siya. 20. Yun po, nakita na po natin yung tag. Ay, send niya lang po yun doon sa products. Where yung ID, name, and quantity and suppliers ay i-enter. Tapos yung delete is yung i-delete niya lang po yung i-delete niya po yung ID. Yung pinagbabasihan niya po yung ID. Ito po, i-delete po natin. Kasi wala na po siya. Diba, wala na po siya. Database, kung nawala po talaga. Ayun, nawala nga po talaga. So, ayun po. Bali, wala na po itong halos error. May dadagdag na lang po siguro kami. Yun lang po. Maraming salamat.